at the Rock of My Salvation. My name is Josh and I'm here with Justin, Jam, Elaine, and Simon. And tonight's message is a continuation of the message series by Pastora Emerita Barqueros called The End Time Matters. In part 2, na maririnig niyo po tonight, she's going to share how man's excessive love for self will be one of the most dangerous signs of the end times and how this kind of love can harm us in a big way. This is The End Time Matters, part 2 by Pastora Emerita Barqueros. Nakikita ko po yung nangyayari sa maraming Kristiyano. Na-realize ko po na ang number one form of idolatry is self-love. Ito pong term na ito, self-love, ay sobra pong nauuso. Very popular po ito ngayon. Pero hindi po alam ng mga tao, biblical po ito, na mangyayari sa huling araw. Remember, kaya po sa normal conversation, madalas ninyong naririnig, you have to love yourself more naman this time. Diba? Nagpapaapi ka. Ang bilis mo magpatawad. Kailangan naman bigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo. I-treat mo yung sarili mo. Pasayahin mo yung sarili mo. Tama po ba? Ang totoo po, gusto ko lang klaruhin na hindi po masama mahalin at alagaan, pasayahin ang sarili. Hindi, hindi po masama. Mayroon lamang pong manipis na hindi halata pong linya dito na dapat ingatan kasi sobra itong delikado. Pag-isipan nyo lang sandali, itong sasabihin kong ilang mga dangers pagka masyado kang bilib na bilib sa sarili mo. Okay, paano sa sobrang love mo sa sarili mo, ayaw mong magpakorek? Ayaw mong magpaturo? Ayaw mong magpatawad? Laging masama ang loob mo sa hindi sang-ayon sa maling pananaw mo. Ayaw mong magpakumbaba. Ayaw mong humingi ng tawad dahil ang tingin mo, tama ang katwiran mo. Tama ang pananaw mo. At ayaw mong paakpekto kahit sa gusto ng Diyos. Paano kung ganon? Asan ang correction dun? Asan ang balance dun? Dun ka nasasanay, edi pagsanay ka na, madali ka nang umayaw. Patawarin mo yun, anak. Ayaw ng Lord. Yung ganon. Basta, ayoko nga. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Ayoko. Ang dami. Kahit mamatay ako. Kahit di kami magkibuan. Okay namang hindi mo kibuin. Kung malayo naman, di ba? Pero patawarin mo. From your heart, before the Lord, dapat patawarin. Ngayon, kung meron naman paraan, at nagbibigay na ng tulay ang Lord at andyan na sa harapan mo, patawarin mo na. Tama po ba? Okay. Paalala lang po ito about self-love. Nang sabi ko kanina ay biblical na mangyayari sa last days o end time. 2 Timothy 3 verses 1 to 5. Look at this. Ang sabi rito, but mark this, markahan mo ito. There will be terrible times in the last days. Sa ibang version po, ang sabi, perilous times, meaning mapanganib na panahon. And then, verse 2, people will be lovers of themselves. Yan yung sinasabi kong dangerous. Tingnan nyo, walang inuna pong iba dyan kung hindi lovers of themselves. And then, yun ang top, sarili, mapagmahal, sobra sa sarili. And then, yung sumunod po, ito yung result. Okay, ang sabi dyan, yung mga lovers of selves,
magiging lovers of money rin sila. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Sa Tagalog po, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Ang result, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Sino yung walang pagmamahal sa kapwa? Yung mapagmahal sa sarili. Maibigin sa sarili. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Walang habag. Mapanirang puri. Walang pagpipigil sa sarili. Marahas. At walang nagpapahalaga sa mabuti. At walang pagpapahalaga sa mabuti. Sabi ko, Lord, ganun ba talaga? Walang pagpapahalaga sa mabuti? Meron naman siguro, Lord. Sinasabi niya doon, kasi tumitigas ang ulo ng laging nakatingin lang sa sarili. Ang sabi niya, kahit daw yung makakabuting pangaral, correction, rebuke, discipline, hindi nila tatanggapin ito. Dahil matigas na ang pagmamahal nila sa sarili nila. Okay? Meron pa pong kasunod yan, verses 4 and 5. Ano pa po ang mangyayari sa kanila? Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Diba liwaliwanag po ng salita ng Panginoon? Kung ano yung bunga ng sobrang maibigin sa sarili. At gusto ko pong diinan, again, sa end time po, ang mga tao daw ay magiging lovers of themselves. At sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Remember po sa Matthew 24, verses 10 to 12, kinonfirm po ni Jesus na mangyayari sa huling araw at dahil dito, sabi dito sa verse 10 and 12, at dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. And then, sabi noon, dito sa salita ni Jesus, verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, pag tayo po ay masyadong mahal natin ang sarili, doon lalaganap ang kasamaan. Sabihin niyo po, tanungin niyo po yung sarili niyo, naghahasik ba ako ng kasamaan sa mundong ito? Nagdadagdag ba ako ng problema sa mundong ito? Gawa ng pagkamakasarili ko. Another revelation. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Sabi rito, pag pinabayaan mong lumamig ang pag-ibig mo sa Diyos, gawa ng pag-ibig mo sa sarili mo, ito ang magiging resulta. Una, manlalamig din ang pag-ibig mo sa kapwa mo. Pangalawa, manlalamig din ang takot mo sa Diyos. Hindi ka na matatakot, hindi ka mababother kung hindi ka umaattend ng church, ng life group, hindi ka na nababother na hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-worship. Ito na po ang anyo ng panlalamig. You know, sometimes mahirap po talaga, nakakataka bakit pag nagbasa tayo ng Bible, maririnig natin ang tinig ng Panginoon, yung puso niya, makikita natin. Pero bakit nga ba ganun tayo? Bakit kinakatamaran natin ito? So, nature po ng katawan natin ito bilang tao, but kung alam po ninyo na makakasama ito sa atin, gumana po kayo ng paraan para kumbinsihin ang sarili ninyo na hindi iinam ang buhay nyo, hindi kayo makakapasok sa langit kung hindi kayo magbibuild ng relationship sa Panginoon. Hindi.
Kasi malawak po ang tukso dito sa mundo. Okay? Natatandaan ko po, pag tinatamad ako, halimbawa mag-worship. Kasi minsan parang ang dami-dami mong ginagawa. Tapos mag-spend ka ng time para mag-worship sa Lord. Alam mo, sometimes ang ginagawa ko po, tinatakot ko talaga sarili ko. Pero yun, totoo po yun eh. Sasabi ko, pag hindi ka nag-worship, hindi ka kumonekta sa Diyos, wala kang lakas, wala kang talino, ang dami mong haharapin, kawawa anak mo. Kawawa sila. Kawawa sila. Pag ang relasyon mo sa Diyos, sa akin, sabi ng Panginoon, hindi mo inasikaso, kawawa mga anak mo, kawawa ang apo mo, kawawa yung mga mahal mo sa buhay. Isa po yun sa motivation ko, aside from ayokong mahiwalay sa Panginoon. Dahil hindi lang naman po ang mga anak, loved ones, ang concern natin eh, may katapusan po lahat yan. Dapat pong ating asikasuhin, yun pong pagpunta sa langit, right? So, marami pong pag nanlamig ka talaga sa pag-ibig sa Lord. Kahit salita, warning na sa salita ng Diyos, hindi ka naman natakot. Nawawala yung takot sa tama. Kaya ang understanding mo lumalabo, nagdi-deteriorate. Kaya madali kang malito. Kaya mas mahirap kang kausapin at pahirap ka rin pakibagayan. Tama po ba? Ito po nakita ko eh, na pag ang tao hindi malapit sa Diyos, hindi siya nagbibuild ng intimate relationship sa Panginoon, ayaw niyang pag-aralan ng gusto ng Lord, nagiging mahirap po i-deal. Mahirap i-deal na tao. Alam niyo po ba yung sinasabi ko? Anybody na hindi, ang mind hindi maasenso sa gusto ng Panginoon, mahirap po i-deal yan. Mahirap. Mapapagod po kayo. Hanggat hindi siya nagdi-desisyon na gusto niya matuto at sumunod, mapapagod po kayo. Okay. Marami po bang tinatamaan? Mukhang wala, tahimik kayo. Lahat naman tayo may katigasan ng ulo. Right? Kaya ang pag-asa talaga natin, kahit pag, lalo na pag alam natin, ako, ang tigas ng ulo ko talaga. Talagang sa presence ka ng Lord, eh, yun lang talaga. Walang ibang solusyon. Wala po ibang solusyon. Punta ka sa presence ng Lord, hanapin mo yung salita niya. Ano pa yung pagkakamali ko, Lord? Ano pa yung dapat pong baguhin? And then, pag nabasa mo yung dapat mong baguhin, sundin mo kagad. Okay? Karne po ito talaga. Kasi masarap naman yung minsan karne, di ba? Tama ba? Yung gulay, masyadong nakakasawa pag panay gulay or ano, right? Di ba? Although hindi masama ang gulay, ha? Hindi rin masama ang milk, pero nagagalit po si Pablo. Ang sabi niya, pag hindi kayo lumalagong Kristiyano, sabi niya, panay gatas lang ang tinitake ninyo. Imbis na teachers na kayo eh. Dapat nagtuturo na kayo. Gusto niyo pa. Ipipid kayo. Di ba? Si Francis Chan, nakita niyo. Gusto ng marami. Sa church, pinifid sila ng pastor dun sa bottle ng milk. Di ba? Sunday, sige, kain kayo. After that, hindi na sila kakain ulit sa bahay. Mag-aantay ulit sila ng susunod na Sunday para i-feed sila ng pastor. Hindi po lalago, hindi makakatakbo pag hindi balance ang diet. Okay? Ito karne po talaga, rich sa protina. Kailangan ng building muscles. Right? Okay. Nakikita nyo na po ba ang sarili nyo dito somehow? Praise God. Sabihin niyo po sa sarili ninyo, kung parang lumalabo yung understanding ninyo, bakit hindi ko ito naintindihan? Bakit nga ba ginawa ko ito? Ang dali-dali lang naman. Bakit ginawa ko itong mali na ito? Pag meron po kayong ganun sa isip ninyo at recurring siya, sabihin po ninyo sa sarili ninyo,
may problema ako sa sarili ko. Wala akong connection sa Lord. Nawawala ako ng connection sa Lord. Di lang nawawalan. Sobra ko ng mahal yata sarili ko. Okay? Yun, sabi ko nga rito, mas mahirap kang kausapin, mahirap pakibagayan, palagi kang nako-confuse kahit simpleng bagay, kaya maraming nawawala. Ito pa yung pinakita po sa akin ng Panginoon. Pagka may problema po sa pag-ibig sa sariling sobra. Ang gusto nila o gusto mo, mga salita lang na pabor sa'yo. Just be honest. Maging honest kayo sa sarili nyo. Kung tinatamaan po kayo, magpuri na kayo sa Panginoon. Kasi ganun po ako. Hindi ko iniiwas ang sarili ko sa aray, ang sakit. Hindi. Mas masakit yung ano, pupuntahan pa. Pag hindi ano eh. Bayaan nyo pong maramdaman nyo yung sakit. And then sabihin nyo, I need this. Kailangan ko to. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kailangan ko ito. You know, nakikita kong downfall ng iba. Kahit naririnig na nila yung tama. Pag tinatamaan sila, pag matindi na yung yabang ho, hindi niya makikita yon. Yung tama. Hindi. Kaya tumitigas ng tumitigas. Yung yabang, yung pride. Pag ganun po ang nangyari, in the end, pag hindi mo natututunan, i-deny ang sarili mo, ang result o result ng disobedience na nanggagaling sa maling pag-ibig sa sarili ay matutuloy. Ito, dangerous to. Ay matutuloy sa delusion. Then, after delusion, rebellion. Rebellion sa authority, rebellion sa Diyos. Pag sinabing delusion, ito yung pinaninindigan mo palagi, yung mali mong impresyon laban dun sa tama, laban dun sa totoo. Look at this, ha? Pag nakaabot na po kayo dun sa sobrang tigas na ng ulo ninyo o puso ninyo, ang paniniwalaan nyo na po yung mga mali. Papabor ka na sa mali. Papabor ka rin dun sa mayayabang. Ang gusto mong makausap palagi yung mayayabang din. Yung makikinig sa iyo. Okay? So, ito po yung, sa totoo lang, pastor po kasi ako, nakita ko po lahat ng klase ng rebellion. Hindi pa ako pastor, naging pastor ako. Yung taste ng rebellion, sobrang sakit po. Tao lang ako, eh di lalo na sa Diyos, masakit. Tao lang ako eh. Sobrang sakit. Lalo na pag mahal mo ang nagrebelde. Sobrang mahal mo ang nagrebelde. Ang sakit. Sakit po. Kaya ngayon, alam na alam ko na po eh, pagka, ah ito, naku, delikado ang stage nito. Kailangan patayin niya yung sarili niya. Mas nakikita ko, kaya pinakita ko po sa inyo yung ano eh, yung coupon ban. Kasi nakikita ko sa tao, ah, ito pala yung ano, ito pala yung mali niya, kaya ang tagal-tagal na. Hindi nababago. Ito pala, natugis ko. I love myself. Too much love for self. That was Pastora Emerita Barqueras with the part 2 of her message series entitled The End Time Matters. And for those listening or pwedeng kaka-tune in nyo lang po, this message series is all about tackling yung dangers and yung, of self-love, no? Kasi katulad ng sinasabi ni Pastora, it's one of the most dangerous signs that we are living in the end times or in the last days. Or parang kung ngayon nyo lang po narinig yung term na yun, it only means na Jesus is coming soon. And parang this is a wake-up call para po sa lahat ng nakakapakinig to parang sinistrip off tayo ng worldliness of yung being consumed with ourselves. Kasi parang ngayon, no, sabi ni Paul sa Bible, everything is permissible, pero not everything is beneficial para sa atin. And I think in a consumer-focused world, parang binobombard tayo ng society, ng social media to
yung self-help, yung self-love, yung follow your heart, your own passions, and when it becomes too much, parang nagiging desensitized tayo of the real meaning and the highest form of love, which comes from God Himself, no? And nagiging out of touch tayo sa pagiging mapagmahal din sa ibang tao. Abangan nyo po yung mga susunod pa na episodes ito, kasi parang every week is a strip off tayo layer by layer yung callousness ng parang spirits natin, and for us to be awakened, we are living in the last days, and of course that there's hope in Jesus still. Alin? For us all tonight in connection dyan is believe na believe ba tayo sa sarili natin? Yun sinabi ni Pastora kanina. Parang yun yung main meat talaga ng message tonight. Eh, na meron ako nabasa na article before na one of the best ways daw that the devil uses to make Christians fall is by using your good intentions. And nung nabasa ko yun, hindi ko pa naiintindihan. But the more you walk in the Christian life, dun mo nare-realize na that's very true for all of us. Na sometimes when we walk the Christian walk and we do God's work or sineserve natin ng Lord, we try to fill it with good intentions na sa akin okay to eh. Sa akin mukhang mabait naman to. Sa akin, puro sa akin. Yeah. Okay, lagyan ko ng ribbon, gagastos ako para dito, bibigay ako ng time ko para sa kanya. Until eventually, you don't realize, wala na pala tayong space for God to do His work. Mm-hmm. There's no space for the Holy Spirit, for God's Word, and the Gospel. Parang na, it's been filled with our good intentions. And that's a very dangerous thing to do. Parang sinabi mo, parang na-desensitize na tayo. Mm-hmm. Kailangan magising po tayo lahat na, there are many moments in our lives, in our decision making, na even if we don't explicitly say na believe na believe ako sa sarili ko, yeah, on the outside, that is actually what you're already doing on the inside in very subtle ways. Hindi natin nga manonotice until God reveals it in our hearts eh. And anong mga areas sa life mo na never ever ka pa nagtanong sa Lord or humingi ng wisdom sa Kanya in your decision making? That's a good start in realizing saan sa mga areas na believe na believe ka na sa sarili mo na kahit hindi mo sinasabi those words explicitly, yeah, ganun na yung conduct mo. And doon ko pala naiintindihan ng ibig sabihin nun na yung devil, kaya niyang itwist yung mga magagandang intentions natin and turn it into something that's already self-centered without us realizing it. Yeah. That's desensitized na nga tayo. So again, it's a time for self-reflection. It's a time to check our heart. Bakit ko ba ginagawa to? Bakit ako nagbibigay? Bakit ako nagmamahal? Where do I love myself too much? And where do I need to love myself less? So, yung parang yung spiritual exercises, when we skip, for example, yung prayer, yung worship, parang that's rebellion eh. Kasi parang gusto mong sabihin sa Lord, the Lord, kaya ko to. Dependent ako sa sarili kong strength. And that can be yung parang foothold na binibigay natin sa enemy. So, self-check din, no? Tin? Yes. And sa akin naman, I'd like to share lang. Kasi merong point si Pastora kanina, early on her message, na super nagustuhan ko. Meron siyang sinabi na parang every time we fail ourselves, yung pleasure natin, yung desires, hobbies, preferences, parang mas lalong lumalakas yung physical body natin, yung self natin, to a point na it pulls our actions to yun sa mga gusto natin, even if alam natin na masama yung ginagawa natin or yung gagawin natin. This is because we spend so much time nga with ourselves, we spend so much energy and decisions on ourselves over kay God. Meron ang verse sa Bible, di ba? Sabi dun, the spirit is willing, but the flesh is weak. Yeah. And this is so true, kasi our mind knows what's right and wrong. Our spirit is very much willing, and the Holy Spirit is telling us to do this or not to do that. But the problem is, we're so weak, and we can't fight off yung wants natin. But the good news is, this isn't a fight na us versus sin. This is an us and God versus sin battle. Yeah. And we can't win the battle alone, but that doesn't mean that the battle can't be won. Kaya right now, God is calling to all of us. Maybe di mo kilala si God, or maybe kilala mo siya but you've been apart from Him for so long. God is calling you back. All you have to do is join me in a short and simple prayer. You can close your eyes and repeat after me. Lord God, thank you for this night. Thank you for allowing me to hear this message. Lord, thank you for your love and for your grace. Lord, I believe that you died on the cross for my sins. Thank you, God, for the blessing of life. And I pray that you be with me and guide me. In Jesus' name, amen. Amen. And the good news po, the battle has been won 2,000 years ago na binigay ni Jesus yung life niya in exchange for yung salvation po natin. And the good news is Jesus is alive. And through this message series, I believe kakausapin pa po kayo patuloy ng Lord. Every week, we're going to be dealt with. And very relatable po yung points that Pastora Emerita will further discuss sa part 3 po ng The
The Anti-Matters that's coming next Sunday, 8:30 po dito sa The Rock of My Salvation. So, don't miss it kung kailangan nyo mag-set ng alarm. Alam mo, gawa ka na Facebook event. Just remind yourself na you need to hear this life-changing message kasi it will really change po yung course ng buhay nating lahat and the way we live in the end times. And I think the best way para mabuhay tayo in these end times is to combat yung self-centeredness with selflessness. And dito sa JFM, parang Joseph Feeding Mission, it's the foundation of our church, we're really focused on spreading yung love ng Lord, especially to the least of yung brothers na kasama natin. So, Jam, we want to hear, no, yung latest news and updates. Welcome. Yes, hello. Good evening po sa inyong lahat. Alam niyo po, praise God talaga kasi nagkaroon tayo ng special feeding outreach sa Cabasi Santa Rosa Elementary School sa Gimbal, Iloilo po yan, kung saan 300 students po yung naabot natin. And hindi lang po tayo nakapagpakain, but nakapag-film showing din tayo sa mga students doon. And sabi nga nung Iloilo coordinator natin doon, yung Cabasi Santa Rosa Elementary School, isa sila sa mga pinaka nangangailangan talaga ng tulong natin. And kaya naman po, we're super blessed to announce din na magiging regular na rin yung pagpunta natin dun sa lugar nila mismo. And grabe rin eh, kasi yung JFM talaga, hindi talaga tayo paurong. Yes. But instead, palaki ng palaki, padami ng padami pa yung gusto nating matulungan. And of course, since palaki po ng palaki yung reach din natin, let's be real, yung expenses talagang nagsa-stack up yan. And ito yung parang chance natin to deny naman yung pwedeng simple luxuries natin, yung pwedeng a cup of coffee, no? And parang let's give it, kasi pag inipon po natin ito, pinagsama-sama natin, the little that we have will go a really long way. So, Jam, please share with us yung ways to give. Yes, para po sa mga gusto mag-support dito sa bagong project natin, ito po yung mga ilang ways to give natin. Pwede po kayo mag-deposit through BDO, account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Foundation, Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Foundation, Inc. Account number po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461. Pwede rin po through Money Transfer Services. Ang authorized person po ay si Sister Gemma Ochoa. Ang address po ay number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines, 1603. Or pwede rin po sa GCash sa cellphone number na 0916-564-9897. Or lastly, PayPal or credit card. Kung hindi nyo po nasulat lahat yan or inaabangan nyo yung mga pictures, i-visit nyo po yung website natin, josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org. And of course, ang JFM po ay nasa Facebook, Instagram, and Twitter din. That's the easiest way para makita nyo po yung photos ng mga kinukwento ni Jam dito. And at this point, we want to thank lahat po ng faithful partners and supporters ng JFM and lahat ng regional coordinators natin, yung volunteers and pastors. And kung gusto niyo naman pong marinig din live, no, yung mga messages that we air here dito sa The Rock of My Salvation, we invite you to join us sa aming main services. Every Sunday po, meron kaming morning service. It starts at 9 a.m. And afternoon service po, it starts at 1 p.m. And we're located, no, sa number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. For complete information, you can log on to therockofmysalvation.org or you can call us at 687-5561. And tonight we have a special guest dito, Simon. You have someone to greet. Go ahead. Happy birthday to Sister Rowena and advance happy birthday to Sister Abigail. Yes, advance happy birthday po sa inyo. And again, thank you for joining us tonight. Maririnig niyo po yung part 3 ng The Anti-Matters next week dito sa The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm Simon. I'm Jam. And I'm Elaine. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night.